sa inyong lahat. Nagbabalik po ang AP Hub para sa pagtatalakay ng ikalawang aralin. Naririto po muli ang mga gurong tutulong sa paglinang ng inyong kaisipan. Ang inyong lingkod, Ginang Mangguram, handang umalalay kaya't bawal ang matamlay. Halina't makilahok, makinig, makialam. Tayo na't magbalik tanaw. Sa nakaraang aralin ay napag-aralan natin ang kahulugan at kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung gayon, ano ang economics? Magaling! Ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang mga limitadong pinagkukunang yaman. Ikalawang tanong, ano-ano nga ba ang mahalagang konsepto ng economics? Mahusay! Ang mga mahalagang konsepto ng economics ay ang trade-off, opportunity cost, incentives, at marginal thinking. Sa pagsasaalang-alang sa mga ito, tayo ay makabubuo ng matalinong pagdedesisyon. Ikatlong tanong, bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang economics? Tama! Mahalaga ang pag-aaral ng economics sapagkat makatutulong sa pagpapabuti ng antas ng pamumuhay ng pamilyang kinabibilangan. Magiging kabahagi sa pagsunod at pagpapatupad ng mga batas, ang pagkakaroon ng malasakit sa mga pinagkukunang yaman, at magiging mabuting mamamayan ng bansa at ng mundo. Ngayon, batid na namin na lubusan ninyong naunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng economics. Kaya naman, dumako na tayo sa susunod na bahagi ng aralin. Bago natin tuluyan talakayin ang ating aralin sa araw na ito, hayaan niyo akong banggitin ang mga layunin ng ating aralin. Una, nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan o wants sa pangangailangan o needs bilang batayan ng matalinong desisyon. Ikalawa, nasusuri ang salik na nakakaapekto sa pangangailangan at kagustuhan. At ang panghuli, napapahalagahan ang matalinong pagtugon sa pangangailangan. Kaya samahan niyo kaming tuklasin ang tungkol sa pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Sa puntong ito ay atin namang tuklasin ang kahulugan ng pangangailangan at kagustuhan. Ano-ano nga ba ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan? Game ka na ba? Ano-ano ba ang iyong pangangailangan bilang tao? Ano-ano naman ang iyong kagustuhan? Bakit nga ba merong mga pangangailangan at kagustuhan ng mga tao? Alam mo ba ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan? Ano-ano ba ang iba't ibang antas ng pangangailangan ayon kay Abraham Harold Maslow? Ano-ano ang napapabilang sa growth force at regressive force? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang mga kasagutan sa mga katanungang aking nabanggit. Ngayon ay sama-sama nating talakayin ang konsepto ng pangangailangan at kagustuhan. Ang pangangailangan ay mga bagay na kailangang mayroon ng mga tao upang mabuhay tulad ng pagkain, damit, tirahan, at iba pa. Ang mga nabanggit at mga nakita sa mga larawan ay mga halimbawa ng batayang pangangailangan ng tao sapagkat hindi mabubuhay ang mga tao kung wala ang mga ito.
sa kabilang banda? Hindi sapat ang pagkain, damit at tirahan para sa mga tao. Ang tao ay naghahangad ng mas higit pa sa kanyang batayang pangangailangan. Dito na pumapasok ang konsepto ng kagustuhan. Ito ang paghahangad ng mga tao sa mga bagay-bagay gaya ng pagkakaroon ng bahay sa isang sikat na pamayanan, ang pagkakaroon ng mga masasarap na pagkain mula sa mamahaling restaurant, at pagsusuot ng mga magagarbo at magagarang damit ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga kagustuhan. Hinahangad ito ng mga tao sapagkat nagdudulot ito ng higit o labis na kasiyahan sa kanya. Sa puntong ito ay sabay-sabay nating aalamin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng pangangailangan sa kagustuhan. Mayroon nga ba? Halina't ating tuklasin. Tara, alamin na natin ang pagkakatulad ng pangangailangan at kagustuhan. Ang mga ito ang nagiging dahilan upang magsumikap ang mga tao sa kanilang buhay. Ito rin ay nakabatay sa limitadong pinagkukunang yaman. Dahil sa pagkalimitado ng mga pinagkukunang yaman, ito ay maaaring humantong sa kakapusan. Ang kakapusan ay itinuturing na suliraning panlipunan na nag-uugat sa walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Kung may mga pagkakatulad ang pangangailangan at kagustuhan, paano naman kaya ito nagkaiba? Makinig mabuti. Ang pangangailangan ay tumutukoy sa mga bagay na kailangan ng mga tao sa pang-araw-araw upang mabuhay. Ang hindi pagtugon sa mga ito ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Samantala, ang kagustuhan naman ay higit pa sa batayang pangangailangan ng tao. Ito ay nakakapagbigay ng karagdagang kasiyahan sa kanya. Ang pagtugon sa mga luho o layaw ng katawan ay nakapaloob dito na kahit wala na ang mga ito ay maaari pa rin mabuhay ang tao. Upang higit pang maunawaan ang alin ito, aalamin natin ang tungkol sa teorya ng pangangailangan ayon kay Abraham Harold Maslow. Si Abraham Harold Maslow ay isang Amerikanong psychologist at philosopher na ipinanganak sa New York City, USA noong April 1, 1908. Ipinanukala niya ang teorya ng hierarkiya ng pangangailangan at masusing pinag-aralan ang mga kilos, pamumuhay at pangangailangan ng mga tao. Alam mo ba kung paano niya inilarawan ang teorya ng hierarkiya ng pangangailangan? Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng piramid. Tungkayan natin ang mga isinasaad sa piramideng ito. Pangangailangang physiological o physiological needs. Seguridad at kaligtasan o safety needs. Pangangailangang panlipunan, social needs. Paggamit ng respeto sa sarili at respeto sa ibang tao, esteem needs. Kaganapan ng pagkatao, self-actualization needs. Ipinapakita nito na habang nakakamit ng tao ang kanyang pangunahing pangangailangan o basic needs, ay mas ninanais niyang makamit ang mas mataas na antas ng pangangailangan o higher needs. Ang teorya ng hierarkiya ng pangangailangan ay isinaayos sa pamamagitan ng sunod-sunod na baitang o antas kung saan kailangan matugunan ang mga unang antas ng pangangailangan bago makarating sa pinakamataas na antas na isinasaad sa piramid. Ang unang antas ng pangangailangan ay pangangailangang physiological. Ito ay nakabatay sa pangangailangan ng pangangatawan o biological. Upang mapanatili ang malusog na pangangatawan,
kailangan matugunan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, pagkain, hangin, damit, tirahan at iba pa. Kapag ang tao ay nagutom o nauhaw, kinakailangan niyang kumain o uminom para mabigyan ng tamang mineral at bitamina ang kanyang katawan. Samantala, kung ang mga ito ay hindi matutugunan, ito ay maaaring magdulot ng pagkakasakit at maaaring humantong pa sa kamatayan. Seguridad at kaligtasan. Hangad ng tao na maging ligtas sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang seguridad ay nagbibigay ng katahimikan at kapayapaan sa isang tao. Halimbawa, upang matugunan ang pangangailangang ito, ay marapat lamang na magkaroon ng maayos na trabaho at sapat na kita upang matustusan ang mga pangangailangan tulad ng pambili ng pagkain, gamot sa pagkakasakit at sapat na pambayad o renta sa bahay upang magkaroon ng masisilungan. Subalit, kung hindi natutugunan ang pangangailangang ito, ang tao ay maaaring makaranas ng pagkabalisa o di kasiguraduhan sa buhay. Pangangailangang panglipunan. No man is an island. Ayon sa tula ng isang Katolikong makatang manunulat na si John Donne, na ipinanganak sa London, England, at naging dean ng St. Paul's Cathedral sa London. Sinasabi dito na ang tao ay hindi kayang mamuhay mag-isa lamang, at kung magkakagayon, maaari siyang makadama ng labis na kalungkutan. Upang makamit ng tao ang kaligayahan, ay kinakailangan niyang makihalubilo o makipagkaibigan sa kanyang mga kapwa. Dito rin, nabibilang ang kanyang paghahangad na magkaroon ng pamilya at maging kasapi sa mga organisasyon o institusyon sa lipunan kanyang kinabibilangan. Mayroong mga positibo at negatibong dulot ang pagkamit o hindi pagkamit ng isang individual sa kanyang pangangailangang panlipunan. Kapag nakamit mo ang pangangailangang ito, ay makadarama ka ng pagmamahal, kagalakan, pagtanggap ng inyong kapwa at iba pa. Samantala, kapag ang pangangailangan ay hindi mo nakamtan, ito ay magdudulot sa iyo ng pagkamalungkutin, pagkamakasarili, pagkamainggitin at iba pa. Pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. Kapag ang tao ay nakaranas ng respeto sa sarili at respeto mula sa kanyang kapwa, ito ay nagbubunga ng kumpiyansa o tiwala sa sarili. Mahalaga sa isang tao na irespeto ng iba sapagkat dito niya nararanasan ang kanyang kahalagahan bilang kabahagi ng lipunan. Sa kabilang dako, kung hindi niya nakakamit ang mga ito, ay maaaring humantong sa pagkabigo at kawalan ng tiwala sa sarili. Kaganapan ng pagkatao. Ito ang pinakamataas na antas ng herarkiya ng pangangailangan. Ang pagkakaroon ng higit pa sa kamalayan ng sariling potensyal at pangkabuoang potensyal ng tao ang isinasaad dito. Ibig sabihin, dito nakamtan ng tao ang kanyang mga mithiin o adhikain sa buhay. Sa puntong ito, nakadarama na siya ng lubos na kasiyahan, lubos na kapanatagan, lubos na kapayapaan at malapit na ang ugnayan sa kanyang kapwa. Ang di pag-abot sa antas na ito ay makakapagdulot sa tao ng labis na kalungkutan, labis na pagkapigo at maaaring humantong sa depresyon. Masasalamin sa teorya ng herarkiya ng pangangailangan ni Abraham Harold Maslow na walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Ang pag-usbong ng panibagong pangangailangan ay nakabatay sa matagumpay na pagtugon sa naunang pangangailangan. Sa inyong palagay, madali kayang makarating sa susunod na antas ng herarkiya ng pangangailangan? Bakit kaya may mga taong nahihirapang marating ang pinakamataas na antas na ito? Bakit marami ring hindi nakakarating dito? Halina't tuklasin natin
Ayon kina Bernard R. Balitao at iba pang mga manunulat sa aklat na Economics, mga konsepto at aplikasyon, batay sa teorya, nagagawa lamang ng tao na maituon ang kanyang pansin sa mas mataas na antas kung napupuna na ang nasa mababang antas. Ang tinatawag na growth force ay tumutulak sa tao paakyat sa herarkiya. Ang mga regressive force naman ay tumutulak sa kanya pababa ng antas. Kung gayon, may mga pangyayari na maaaring makaimpluwensya sa iyo upang matugunan ang bawat antas ng pangangailangan. Kung ating susuriin, ang mga positibong pangyayari sa ating buhay ay masasabing kumakatawan sa growth force na nagsisilbing tulay upang marating mo ang susunod na antas. Sa kabilang dako naman, ang mga negatibong pangyayari sa ating buhay ay kumakatawan sa regressive force na maaaring humatak sa iyo pababa ng antas ng pangangailangan. Sa makatuwid, dapat mong mapagtagumpayan ang mga regressive force at maging isa ka sa mga ehemplo ng growth force upang iyong makamit at maging tulay rin sa paggamit ng pinakamataas na antas ng pangangailangan ng iyong kapwa. Pangangailangan ay tutukoy sa mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. Samantala, ang kagustuhan ay tutukoy sa mga bagay na higit pa sa batayang pangangailangan na nakapagdudulot ng higit na kasiyahan. Si Abraham Harold Maslow ang nagpanukala ng teorya ng herarkiya ng pangangailangan o Hierarchy of Needs. Ito ay kanyang inilarawan sa pamamagitan ng isang pyramid. Batay dito, ang unang antas ng pangangailangan ng tao ay tinatawag na pangangailangang physiological o physiological needs. Ikalawa, pangangailangan sa seguridad at kaligtasan o safety needs. Ikatlo, pangangailangang panlipunan o social needs. Ikaapat, pagkamit ng respeto sa sarili at respeto mula sa ibang tao o esteem needs. At ang pinakamataas na antas ng pangangailangan ng tao ay ang tinatawag na kaganapan ng pagkatao o self-actualization. Makatutulong ang mga growth force upang matutupan na may sakatuparan ang bawat antas at makarating sa susunod na antas. Dapat namang mapaglabanan ang regressive force upang tuluyang makamit ang kaganapan ng pagkatao. Matalinong desisyon, mahalagang pairalin, daan sa ekonomiyang masasandalan natin.